Dito na naman si Tita Bet. Ang vlog ni Tita Bet ngayon ay paano magtanim ng portulaca at anong care tips. Kasi 'di ba, ang portulaca ay pag wala nang bulaklak. Style ni Tita Bet ng portulaca pagtatanim. Tingnan nyo, ang cute. Maganda po ang ganito. Ayan na. Ayan, cute. Kaya po, ayan ang ituturo ni Tita Bet sa inyo paano gumawa ng ganito. Paano magtanim ng ganito sa plastic bottle. Ah, ang cute-cute, di ba po? Ayan, may mga bulaklak na. Kaya ngayon ko lang blinag para makita naman ninyo yung bulaklak. Kasi marami din po sa inyo na nagtatanong paano magtanim ng portulaca. Eh, napakadali lang naman pong magtanim ng portulaca. Ayan po sila. Ang gaganda. May mga bulaklak na. Ito pa po ang aking dalawa pang portulaca na nasa plastic bottle. At ito po yung portulaca tinanim ko dito sa, ano ba yun? Dito sa pinagtaniman ko ng aking si Adenium. Kapag ganito na po, di ba po? O, ayan, pangit na ay aking gunting pala. Saglit. Kapag ganito na po ang ating portulaca pangit, ang gagawin lang po natin dyan ay gugupitan na po natin yan ng ganyan. Talaga pong sagad. Para po magdadahon po yan ng bago. Yan po ang ating technique sa portulaca para po bumalik ang dating ganda ng ating mga ng ating mga portulaca. Kasi po kapag ganyan na, ayan, pangit na yan. Pero kapag tinanggalan na po natin yan ng mga daho, ay ng masyadong makapal na yan, yung sibol na yan. Pagtalbos po niya ng bago, yan na po, magiging maganda siya uli. Magbubulaklak po yan uli ng maganda. Kaya kapag pangit na si portulaca natin, gugupitan lang po natin yan. At pwede na po natin uling itanim naman itong mga tinanggal natin para magkakaroon po yan uli ng bagong mga sibol. At yan na po ay gaganda uli. Kasi po pag ganyan, akala natin, pangit na, itatapo na natin, ay di wala na tayong portulaca. Kaya dapat, ititrim, yun, ititrim lang po natin yan. Ano na uli yan, talbos ng bago. Gaganda na uli ang ating tanim na portulaca. Kulang pa nga po yung trim na yan. Dapat ang trim sagad talaga. Eh, nang hinayang ako doon sa bulaklak. Saka ako na gugupitan ng sagad. Ayan. Ayan, mga portulaca ni Tita Bet. Oh. Ayan, katulad ng ganito. Ayan, namumulaklak pa sila. At ang gusto ng portulaca ay sa arawan. Katulad po nito. Ganyan. O, pangit na po to. Kapag ganito na pong sobrang hahaba na, gugupitin na po natin yan. Gupit, gupit. Para ang mangyayari po niyan ay, tingnan muna natin ang mga portulaca ni Tita Bet. Ha, ang ganda ng bulaklak. Yan! Ang dami. At madamo na. Hindi damo. Mataas na naman yung aking pantawag dito, mani-mani. Ito po ang ginawa ko dito sa kabila. Hindi ko nga palang po nagagawa. What? Ganito po ang gagawin natin. Oh. Tingnan nyo po ito. Ginupitan ko. Tumumuna uli ng bago. Kaya, ayan, magiging maganda na uli sila. Ayan o, oh, ang bilis lang po naman yan. Magkakaroon ng bagong sibol. Ayan o. Oh. Kasi pinudpud ko na yung gupit sa kanya. Kaya po, hindi na natin kailangan tanim ng bago dun sa dati nating pinagtanggalan kasi magkakaroon uli siya ng magandang sibol. Ganyan lang po naman ang ating portulaca. Kaya po yun, ituro ko na sa inyo yung pagtatanim doon sa nakabitin.
sa plastic bottle. Magtatanim na po tayo ng ganitong style. Yun naman pong sa, ano, madali lang naman yun. Tutusok lang natin dun sa, halimbawa, kung gusto natin sa ganito. Eh, basta itutusok lang natin. Pero yung ganito po ang ituturo ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Kasi po, dito, mas cute. Tsaka kung magti-trim tayo dito, mas madali. Kaya mas nakakatuwa po dito ang ating portulaca. Cute na cute. Oh, hi. Ayan. Ang gagawin po natin sa ating plastic bottle ay ganito po. Bubutasan po natin siya ng madami. Ayan. Kailangan po natin na putulin dito sa banda ng puwet. At lagyan din po natin ang butas dito sa ilalim na ito na sa takip. Tsaka paikot po na butas sa ating plastic bottle bago, syempre, lupa. Lalagyan natin ng lupa ang loob bago natin siya taniman. At ang atin naman pong pentanin ay ganito. Ganito lang po ang ating kukunin na pantanim, yung ganyan lang kagaganda na. Kaya dito sa ating mga pinutol kanina ay namimili si Tita Bet ng pantanim. Kaya yan, ganyan po tayo ang kukunin natin, yung maganda na. Yung mga pangit na edi, wag na. Pero pwede po natin yung itanim sana doon sa, halimbawa, seedling bag. Maganda po yung itanim sa seedling bag. Kaya lang dito sa pantusok natin, pipili tayo ng tuwid. Kasi po, mahirap itusok doon sa butas kung hindi tuwid. Kaya ganyan po ang ginawa ni Tita Bet. Namili siya ng magandang pantusok. Tapos halimbawa yung ganito, yung natapos na magbulaklak. Putulin natin yan at doon, sisibol uli ang bagong buko na ganyan. Kaya po, ang pagtatanim ng portulaca ay ganyan po. Ayan o. Pinipili ko yung maganda-gandang pwedeng itusok. Kasi po nga yun ay itutusok natin doon sa butas ng ating plastic bottle. Umpisahan na po natin ang pagtatanim. Ayan. Ang gagawin lang naman po natin yan ay tutusok lang natin dito sa butas. Mahirap nga lang po, dapat may patungan tayo. Eh, dapat may sabitan. Eh, wala akong mapaglagyan dito ng sabitan. Kaya, ayan. Ganyan na lang po ako. Mas maganda po kasi may sabitan tayo na ganyan para pagtusok natin. Hindi mahirap. Pwede pong dalawa kung kasya sa butas para malago. Tapos, pag natanim nyo na po, huwag nyo na munang ilagay sa medyo masyadong mainit. Sabagay, ngayon naman maulan. Okay lang, kahit saan natin ipwesto. Pero kapag buhay na talaga, ang gusto po ng portulaca ay sa araw. Para siya ay mamulaklak. Kaya doon po natin ilalagay ang ating portulaca.
ha? Ganyan lang po ang pagtatanim natin sa ating plastic bottle. Oh, yan po ang ganda. Buhay na po yun at maraming bulak po. Oh, ganda-ganda. Yan. Oh, eto na po yung ating dating nabuhay na. At may mga bulaklak na. Eto na po ang ating natanim. Eto na. Kapag bagong tanim po, ay ganyan, parang nakababa. Kasi yung tusok natin, basta tayo tusok lang natin. Pero kapag buhay na po, ayan, tumataas yung kanyang tubo. Kasi syempre, gaganon siya dahil susundan niya yung araw. At ayan na, marami na siyang bulaklak. Kaya cute na cute po ang ganitong tanim natin na style sa ating plastic bottle. Kaya yun, yan na po, mag-shoutout naman po tayo. Shoutout po tayo kay Tita Ellen Banson. Hello, hello Tita Ellen ng San Antonio, Nueva Ecija. Hello din po sa mga taga San Antonio, Nueva Ecija. At shoutout din po tayo kay Isagani Olabe at Michelle Olabe. Hello, I love you po sa inyo. At shout out din po tayo kay Nipomok Vlog Sonyo. Hello kuya, hello. At kay Tita Sayong Matik na lagi ring nanonood sa vlog ni Tita Beth. Hello Tita, I love you, I love you. Kaya po hanggang sa susunod na po uling vlog ni Tita Beth. Like and subscribe everyone. Thank you. God bless po sa ating lahat. I love you, I love you, I love you all.